Good morning mga ka-bestie! Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to make subscribe, like, share, and comment na rin kung meron ko kayong mga questions sa akin. So, for today's video, gagawa po tayo ng Oreo bowl. So, kailangan lang natin ng 3 ingredients. Yes po, 3 ingredients lang yung kailangan natin para ma-enjoy natin ang ating Oreo bowls. So, kung yung ang inyong Oreo biscuit, boring, lalagyan natin siya ng twist para masaya yung mga kids natin kapag kumain sila nito. So, ito po yung mga ingredients natin. So, here's our ingredients. Kailangan natin ng Oreo biscuit, syempre. And then, ang ating condensed milk at ang ating butter. Kung wala po kayong butter at meron kayong cream cheese, much better po yon. And for me kasi, gusto ko siyang lagyan sa inside ng parang palaman. So, gusto ko siyang lagyan ng almond. Ayan. Pero kung wala naman po kayong almond, okay lang yun. Kahit so, ayan. Let's start mga ka-bestie. So, first, open natin yung ating Oreo. And then, dudurugin kasi natin siya. We need to break this. Ayan. Ilalagay natin siya dito sa ating empty plastic. So, ayan. First, of course, open natin siya and take out natin yung cream niya sa loob. But set aside natin yan kasi gagamitin natin siya later. So, wala na namang tapon ang ating ingredients for today. Ayan. Ganito po, ha? So, continuous lang until matapos natin ang ating biscuits. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi magdurog-durog yung ating cream. Pero okay lang din yan kahit magdurog-durog siya. So, continue. So, ayan mga ka-bestie. Dahan ang ating biscuit. Natanggal na natin yung cream. So, set aside natin yung cream kasi later gagamitin natin yan. So, for now, ang gagawin naman natin is itong empty kiss natin. Empty kiss. Kiss kasi siya sa Arabic. So, empty plastic natin is ilalagay natin yung ating Oreo biscuit sa loob. Para mag-break natin siya, dudurugin lang natin siya later. Ayan. Kung meron po kayong mas malaking plastic, much better para isahan lang. So, gagamit tayo nito para durugin siya. Like this lang. Until maduro. Ayan, done na tayo mga ka-bestie. Na-break na natin ang ating mga biscuit. So, ready na tayo mag ating Oreo bowls. No bake. Lagyan natin siya dito sa ating bowl. Ang ating biscuit. And then, i-add natin yung ating butter and condensed milk. So, ayan mga ka-bestie. Ganito lang po, ha? So, ayan mga ka-bestie, add natin yung ating 3 to 4 spoon of butter. But, depende po yan sa biscuit kung gaano karami yung inyong gagawin. And then, let's mix it with our mixer. So, ayan mga ka-bestie. So, tapos na lang natin yung biscuit. Ayan, ready na siya para
mga kabesti, ready na ang ating biscuit. Na-mix na natin siya. So, kukuha tayo ng small portion. Depende sa size na gusto nyo. Kung gusto nyo ng super laki, okay lang. Kung gusto nyo ng maliit or medium size, okay lang din. Depende po sa choice nyo. And then, i-roll natin siyang ganito. Alam nyo yung parang sa ginataang bilo-bilo. Parang ganun lang. So, napaka-easy lang siyang gawin, mga kabesti. Pwede rin po siyang pang-negosyo. Sa mga mansi out there, pwede nyo po itong gawing business. So, yan. Balls na siya. Then, kuha tayo ng toothpick. Yan. Tusukin lang natin siya. So, ayan. Asa na tayo. And then, continuous. More. Ayan. Until matapos lang tayo, mga kabesti, ha? Continue lang. So, ayan. Pwede tayong mag-add ng almond nuts. Ayan. Nagdurog ako ng almond nuts. Pwede natin siya ilagay sa loob. Sa mga may gusto lang to, mga kabestya, pero kung wala po kayong almond nuts, okay lang naman yun. Then, roll it again. Ayan. Then, put the puts na toothpick. Nabubula na. Ayan. Continuous lang. So, ayan mga kabesti, after nating i-roll yung ating biscuit, ganito siya, i-melted naman natin yung cream na tinanggal natin kanina. So, after natin siya i-melted, i-dip lang natin to doon. And then, that's it. Ayan mga kabesti, nagpainit ako ng ating casserole kasi i-melted natin yung ating cream kanina na tinanggal dun sa ating Oreo biscuit. So, ayan. I-melted lang natin siya. After that, i-coat natin ito sa ating Oreo bowls. So, ayan mga kabesti, unti-unti na nag-melted ang ating cream. Ayan, kasi sa ating mga mamshies, kailangan maging practical tayo. Kung wala tayong pambili ng white chocolate, pwede naman to. And may enjoy rin naman ng kids natin yan. At isa pa dun, pwede natin siyang pang-business. Dagdag income din sa atin. Ayan, already done na ang ating cream. So, i-dip natin dito yung ating Oreo ball biscuit. Para ito na yung pinaka, topping na natin. Tapos na ang ating Oreo ball. So, ayan, ready na ang ating cream. So, inalamig muna natin sa sandali kasi para pag-dip natin yung ating Oreo ball, let's put our Oreo ball. Yeah, i-dip lang natin siya. I-coated lang natin paikot until lahat siya magkaroon ng ating cream. Ayan. Then after that, lagay natin siya sa ating almond crumbs. Ayun, dahil na tayo mga kabesti. So, ilalagay naman natin yan sa ating paper cups. Ayan. Ayan, kuha tayo. Ilalagay natin sa ating paper cups. Then, tapos dyan may Oreo balls. So, ayan mga kabesti, done our Oreo balls. Ayan, hope nakapag-share po ako sa inyo at nakatulong din po ako ng konting tips kung paano natin mabibigyan ng twist ang ating Oreo biscuit. So, thank you for watching mga kabesti. God bless! Okay na yun!